Bukod po sa pagkain, ang pagbabata ng hirap ay kasama rin sa kahinaan ng tao. Tingnan ninyo, subukan yung huwag kumain ng 2 araw. Ang ilan sa iguro sa inyo ay mangangatal at iinit ang ulo. Ano ho? Hindi natin matiis ang bagay na yan sapagkat yung ating katawan ay talagang itinadhana o ginawa para lagyan ng nutrients sa pamamagitan ng iba't ibang pagkain. Ano ho? Ayaw natin ang nagugutom kasi pag nagugutom, masama ang epekto sa ating katawan. Ang iba naman, kaya yung mag-fasting. Ano ho? Pero, meron pa rin silang kinakain. Pero gutumin mo ng 2-3 araw, hindi na yan makakatiis. Talagang susubo at susubo ng pagkain. Bunga nito, maraming mga side effects itong dulot sa ating katawan. Kaya nga ang paalaala sa atin ay mag-diet. Paalaala sa atin ay magtimpi sa pagkain, lalo na kapag umiedad na. Lalo na kapag mataas na ang sugar, lalo na kapag mataas na ang cholesterol, ang triglyceride at iba't iba pa. Pero bukod dyan, meron pa tayong kahinaan na siyang malimit ay kinababagsakan natin bilang mananampalataya. Ano yun? Ang magbata ng hirap. Dito natetest ang ating pananampalataya o kalimitang natetest ang ating pananampalataya. Minsan tinatanong natin ang Diyos sa mga ganitong pagkakataon sa ating buhay. Hindi nga naman madali. Eh kung ikaw ba naman ang nag-undergo ng chemotherapy 3 beses isang linggo. Kung ikaw ay may sakit na cancer. Kung ikaw ay dumaranas ng sakit sa buto. Sino naman nga ang hindi mapapadaing? At sino naman ang hindi makaka pagreklamo sa sakit na bunga ng sakit na ito? O iba pang mga hirap sa buhay, kung ikaw ba naman din ang hindi alam kung saan kukuhanin ang kakainin sa buong maghapon, sino naman nga ang hindi makakadaing sa kabila ng iyong paghihirap? O sa kabila ng iyong pagsusumikap, kung ikaw naman din nga ang palaging inaaway ng iyong asawa, binubugbog, o di kaya ay ina-abuse, kung hindi man physically ay psychologically or emotionally, sino ang kakayanin na batahin ang lahat ng ito nang walang biyaya ng Diyos? Ngayong umagang ito, mga kapatid, ang ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa ay sa kahinaan nating magbata ng hirap, huwag nating makakalimutang 1, ialay ito bilang pakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus sa krus, at 2, tawagin ang banal na Espiritu para kayanin nating pasanin ang mga hirap na ito na pwedeng magdala sa atin sa mas malalaking pagkakasala, katulad ng kawalan ng pananampalataya at pag-question sa Diyos sa tuwing tayo'y daranas ng mga ganitong karanasan. Hindi madali yung narinig nating pinagdaanan ni San Pablo at ng kanyang mga kasamahan. They were persecuted because of their love
to preach the good news. They were persecuted and they were sentenced to die as martyrs of the church. Dahil lamang sa kanilang pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Bilang tao, sila rin for sure ay natakot. Sila rin for sure ay tinanong ang Diyos, ano bang kabuluhan ng mga bagay na ito? Sila rin for sure, katulad natin, ay dumaing sa hirap ng kanilang pinagdadaanan. Pero papaano nila kinaya ang hirap na daladala ng kanilang paniniwala sa ating Panginoong Jesus? For sure, they were guided by the Holy Spirit na siyang nagbigay sa kanila ng lakas, ng fortitude, ng strength in the midst of their suffering to continue preaching the resurrection of Jesus. Yan ay ipinangako ng ating Panginoong Jesus. Anong sabi niya sa ating mabuting balita? Susuguin ko sa inyo ang banal na Espiritu upang siyang magpatunay sa katotohanang dala niya bilang anak ng Diyos. At hindi lamang yan ang dala ng ating Panginoong Jesus, hindi lamang katotohanan o ng banal na Espiritu sa pagsugo ng ating Panginoong Jesus at ng Diyos Ama sa atin. Ang banal na Espiritu rin ang gagabay sa atin sa mga oras na tayo ay nahihirapang magbata ng ating mga pasanin sa araw-araw. Kaya nga ngayong umagang ito, mga kapatid, huwag tayong basta susuko lamang sa mga pasaning dinadala natin sa buhay. Huwag tayong mawawalan ng pananampalataya at huwag tayong lalayo sa Diyos sa mga oras na tayo'y nagpapasan ng mga bigat na daladala natin, whether yung mga pasaning yan ay bunga ng ating pagkakamali, ng ating kahinaan, o bunga ng ating mga nagawang kasalanan, o bunga at kagagawan ng ibang tao sa atin. Huwag nating sisihin ang Diyos sa mga karanasang tayo ay nagkasakit at nahihirapan. Huwag nating questionin ang wisdom ng Diyos kung bakit tayo ang nalugi sa negosyo, kung bakit tayo ang naghihirap bilang nagmahal o nagkamali ng minahal. Sa halip, hingin natin ang gabay at inspirasyon ng banal na Espiritu para malampasan natin ang mga pagkakataong katulad niyan. Sapagkat ang sino man na nagbabata ng kanyang hirap alang-alang kay Kristo ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Huwag nating basta i-give up ang ating pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay dahil lamang sa ating kahinaan. Sa tuwing tayo natutukso na kumain ng labis sa pangangailangan natin at sa tuwing tayo'y natutukso na give up sa mga pagsubok na daladala natin sa buhay, hingi natin ang gabay ng banal na Espiritu upang palakasin tayo ng Diyos at malampasan ang lahat ng mga ito bilang katulad ni na San Pablo at kanyang mga kasamahan, maging saksi din tayo na ang Diyos hanggang ngayon ay nananatiling buhay sa piling natin dahil sa ating magandang halimbawa ng pagbabata
ng hirap at pagtitimpi sa sarili bilang kanyang tagasunod.